Lagot na! Pilipinas PBBM pumalag na matapos Philippine Navy hinarang ng China Navy, mga tol. Eto, hindi na Coast Guard ngayon ang Navy sa Navy na, mga tol, PLA. At ang balita natin dito, dahil napanood natin to ng bahagya kanina, bago natin bigyan ng reaction video, ay binuntutan daw ng PLA o ng Philippine Liberation Army ng China, mga tol, etong ating Philippine Navy sa Scarborough, mga tol. So ito ang ating panonoorin mula rito kay News PH, mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga balita, mga kapatid, mga napapanahong balita ngayon, particular na dito sa West Philippine Sea, mga tol, no? So huwag na natin patagalin pa, total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Nagkakaangasan na naman sa Scarborough Shoal, mga kutsero, my goodness! Nagkabuntutan daw kanina sa Scarborough Shoal. Look at this, mga kutsero, ha? Hindi na ito Coast Guard. Ito ay ang Navy na mismo ng Chinese Communist Party or ang People's Liberation Army, mga kutsero. Three ships na ito. Okay. Yun nga yung medyo mas nakakabahala doon, mga tol. Kasi di ba, dati mga Coast Guard lang, di ba? Ano lang yan, habulan lang yan, radio challenge, mga tol. Pero ito mga gray ship na to. Kasi pag sinabing gray ship, ito na yung di ba? Yung warship nila, mga tol, pangdigma na tong mga barko na to. Di ba? Anytime, pwede silang may gawing hindi maganda. Well, siguro sabi nila sa sarili nila, no, mukhang hindi na umuubra yung mga China Coast Guard natin. Padala na tayo ng gray ship. Pero again, mga tol, nananatili na hanggang ngayon ay ganyan lang din ang kayang gawin nila. Hanggang sa paninindak pa lang, hindi nila kayang ipagpatuloy yan, mga tol. No? Tuloy natin to. Sa balita. Ito yung naganap kanina. Matapos ng banggain yung ating barko last week, ngayon binubuntutan na pati ang ating Navy. Mm-hmm. Take note, ha? Hindi na ho ito Coast Guard. Navy na. People's Liberation Army Navy. At ang ating Navy rin dito sa Pilipinas, mga kaotsero. Ito yung balita kanina. Pakita ko sa inyo. Yan. Ayan, China forces shadow a Philippine Navy ship near disputed shoal, sparking new exchange of warnings. Ito na, mga kutsero. Mukhang nagkakaroon na talaga tayo ng escalation dito sa ganap na, sa mga ganap dito sa West Philippine Sea. A Philippine Navy patrol ship was shadowed by Chinese forces near a disputed shoal in the South China Sea, sparking a fresh exchange of accusations and warnings between the Asian neighbors Tuesday. Ayan na nga, mga kutsero, pabigat na yung mga ganap dito sa At sa mga ganitong balita, mga tol, no, nananahimik at tahimik na tahimik ang ilang mga mga inaasahan nating tutuligsa at mga inaasahan nating magtatanggol dito sa ating bansa. Yung mga nagsasabing Pinoy tayo, no, pro-Pilipino tayo, mga tol. Pero kapag ang umaaligid dyan sa West Philippine Sea ay eroplano o barko ng United States, andyan na yung mga question nila. Bakit andyan yung mga yan? Bakit andyan yung mga hindi ba nakaka one step forward na tayo? Hindi ba tayo magdudulot ng escalation dyan? Diba? Laging ganun ang naririnig natin kapag Amerika. Pero etong mga incheck na to, ilang dekada nang andyan. Hindi na basta Coast Guard ang nandiyan, kundi mga Navy na nila. Wala, no? Tahimik, no? Tahimik sila, mga tol, no? Tila baga, okay lang yan. Mga tropa naman natin yan. Mga kampi naman natin yan. Parang ganun ang datingan, mga tol, no? Tuloy natin. West Philippine Sea. Chinese and Philippine security officials gave conflicting accounts on Monday's encounter near Scarborough Shoal. Ito na. Scarborough na talaga. Isa to sa mga isang pinagkaka-contested waters, ha? Well, actually, hindi na siya contested kasi in-award na sa Pilipinas. Tama. Panalo dito sa West Philippine Sea. Pero syempre, dahil, you know, China. Mm-hmm. Tama, hindi na siya contested kasi nga in-award na yan sa Pilipinas noong 2016. Napawalang visa na nga yung claim nila, eh. Matigas lang talaga mukha nila at ayaw nilang irespeto at ayaw nilang kilalanin yung international law, yung UNCLOS, mga tol, ayaw nilang kilalanin. Diba?
Yun talaga ang katotohanan dyan. Ayaw nilang pansinin. Okay, game. Okay, China has surrounded the shoal with its Navy and Coast Guard ships since a tense standoff in the Philippines more than a decade ago. Mm-hmm. Ito yung ano, naalala nyo si Scarco. 2012. Yung panahon ni Panot, yung talagang sobrang palpak ng kanyang ginawa. Ito yun. The same location. A rich fishing atoll and a safe mooring area during storms, Scarborough off the northwestern Philippine coast is one of the most fiercely contested territories in the South China Sea, where Chinese and Philippine forces have faced off in recent months. Ayan na nga mga kutsero, panoorin natin yung balita dito. Kasi mga kutsero, nagsalita din dito ang ating gobyerno. Siyempre hindi papatalo, may sinabi. Puntahan natin muna yung sinabi ng China. Ito yung sinabi ng China. A Chinese Air Force Colonel Tian Junli, a spokesperson of the Southern Theater Command of the People's Liberation Army, said a Philippine warship trespassed. Tayo paraw ang tumawid sa teritoryo nila. hindi naman na bago yan. Paulit-ulit naman nilang sinasabi yan eh, di ba? Kapag doon nga sa Ayungin Shoal, kapag naghahatid tayo ng resupply doon, di ba? Lagi nila sinasabi, illegal tayong pumapasok sa kanilang soberanya. Illegal na nakasadsad yung BRP Sierra Madre doon. So yung mga ganitong pahayag nila, paulit-ulit lang din naman nating sinasagot at ipinamumuka sa kanila na, oy, delusional kayo masyado. Anong trespass sinasabi nyo? Unang-una, hindi nyo teritoryo yan. Kayo ang trespassing dyan. Ang tawag nga dyan ni Secretary Gibochodoro, mga squatter sila eh, di ba? Mga ganun yung mga yan eh. Balikan natin. A Philippine warship trespassed. Tayo paraw ang tumawid sa teritoryo nila. Level talaga tigas ng mukha nitong mga tama ka nun. Ibang level tigas ng mukha ng mga yan. Di ba? Sabi nga ni Senator Gibochodoro, ay Senator tuloy kasi parang pang-senator siya eh, di ba? So sabi nga ni Secretary Gibochodoro, di ba? Kung ang sasakupin natin, kukubkubin natin is yung mga isla within their territories o yung 200 nautical miles nila, di ba? Eh yun ang ano, yun ang talagang provocation, di ba? Para sa atin. Pero sila yung nandirito sa loob ng teritoryo natin eh, di ba? 1982, itinayo yung UNCLOS, mga tol. Kasama sila dyan sa mga pumirma para mawala yung conflict, di ba? Dito sa mga kanya-kanyang teritoryo, tulad nga no sinabi natin, yung mga bansang nakapalibot doon, nag-aagawan sa dagat na nasa gitna nila. So para walang problema, nagkaroon ng magre-regulate dyan yung batas na tinatawag nila Law of the Sea, may batas na nga sa dagat mga tol, para magkaroon ng kanya-kanyang bahagi yung mga bansa. Eh ang gusto ng China, yung buong yun. Yung buong yun ng kanila, di ba? Ang tigas ng mukha nito mga to. Tuloy natin. Ibang level talaga tigas ng mukha itong mga Chinese na to. Said a Philippine warship trespassed into what he said were Chinese waters around Scarborough Shoal. Chinese waters daw. On Monday, and was tracked, monitored, warned, and restricted by the Chinese Navy and Air Force for seriously violating China's sovereignty and international law. Ooh. Okay, sinasabi nitong ba-violate tayo ng international law? Ano sinasabi nito mga to? Sabi sa inyo, mga delusional to eh. Seriously violating China's sovereignty and international law. Okay, sinasabi po ng China eh ano, napigilan daw ang hukbo ng Pilipinas na magkaroon ng paglalayag dyan sa Scarborough Shoal. Napigilan daw. Wala, na-monitor, nakita, na-monitor, napagbawalan at napaalis ang Pilipinas para protektahan daw ang soberenya ng China at international law. Patawa kayo dyan. Chinese Communist Party, patawa kayo. Anong international law ang sinunod nyo? Diyos ko, my God. mga kengkoy eh, no? Ang sinasabi, baka ang sinasabi nila, yung batas-batasan lang nila, yung sila lang din mismo gumawa. Pero international law, yun ang kalokohan nila. Eh sinasabi nga ng international law, hindi inyo yan eh. Pero nandiyan pa rin kayo eh. Nilalabag nyo nga yung international law dyan eh.
Goodness. Ito pa, pinagalitan pa ang Pilipinas. We urge the Philippine side to immediately stop its infringement and provocation to avoid further escalation. Sinabi ng ano, statement nila. The troops assigned to the PLA Southern Theater Command remain on high alert at all times to resolutely defend China's national sovereignty and security and peace and stability in the South China Sea. Ayan. Okay, so ngayon ganito. Itong mga check one to, ang lakas magsalita na nilalabag daw ng Pilipinas ang international law, no? Ang lakas ng loob nila magsalita ng ganun, no? No, comment nga kayo sa baba, mga tol, kung anong masasabi ninyo dun sa pahayag ng yun ng mga chekwa. Mga kengkuye, no? Siyempre, sumagot ang ating National Security Council dyan. At siyempre, ang ating Philippine Army. Ang Philippine Armed Forces of the Philippines. Ito nagsalita, ang ating National Security Council. Pero panoorin natin yung balita. Ito yung balita kanina. Ayan, panoorin natin. Habang nagpapatrolya daw sa bahagi ng Baho de Masinloc, ang BRT Conrado Yap ng Philippine Navy, binuntutan daw ito ng isang Chinese Navy warship at bargo ng Chinese Coast Guard ayon sa Armed Forces of the Philippines. Agaw ni radio challenge ng Philippine Navy vessel ng Chinese warship na may bow number 571 na tumawid pa raw sa harapan ng bargo ng Pilipinas. Pwede sila sa ganun, no? Na ano nila, tumatawid. Sabi ng Chinese military na nirestrict o napigilan nila ang paglalayag ng BRT Conrado Yap na illegal daw pumasok sa lugar dahil walang paalam sa China. Mm-hmm. How can they restrict us in our own area? Good. True. In our own maritime zone. Tama. True. So, it's not true. Mm-hmm. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, may karapatan ng Pilipinas na magpatrolya sa buong West Philippine Sea na sakop ang Baho de Masinloc dahil nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mm-hmm. Hindi raw magpapatinag ang AFP at PCG sa mga agresibo at illegal na gawain ng China. Yes. Pinalalaki lang daw ng China ang pangyayari at pinatataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Babala naman ng isang security analyst, maaring sadya talaga ang pagsali ng gray ships ng China sa law enforcement operations. Talagang napipiko na sila sa atin. Kasi talaga bigong talo ng gobyerno to, talaga defiance na hindi natin tinatanggap yung napaka-expansive claim nila sa South China Sea. Sina-challenge rin nila ang Estados Unidos. Naniniwala ang AFP na hindi naman Pilipinas ang tunay na target ng China sa kanilang mga pahayag, kundi ang sarili nilang mamamayan para ipakita na kaya nilang magsagawa ng law enforcement action sa loob ng inaangkin nilang teritoryo. Oh, yun ang nakikita ng Pilipinas, mga tol, na masyado silang pasikat lang sa kanilang mga mamamayan para ipakita nilang superpower sila, mga tol. No, ganun sila, lahat nga minsan ng kwento binabaliktad nila, meron silang sariling media kasi doon, 'di ba? Ipinapakita nila doon sa kanilang mamamayan, napalayas namin yung mga 'yan, napalayas namin yung mga ganun, 'di ba? Ano sila, tol, masyado silang pabida no sa sarili nilang mamamayan kasi nga nakikita natin yung ibang mga mamamayan sa kanila wala na ring tiwala eh. Iba lumilikas na yung ganyan, kaya todo ano sila, todo sa lahat na lang ng bagay peke sila eh, no? Peke sa gamit, peke sa mga ganyang bagay, pati sa ugali, peke eh, no? Lahat peke. Ano talaga, no? China brand talaga eh. Well, I would agree to that. Kasi syempre, alam niyo po mga kotsero, si China po is very, yung Chinese Communist Party ay very, very concerned sa imahe ng kanilang partido. Kasi kapag alam nyo na, kapag hindi na sila epektibo, syempre, baka ma-vote out sila. Kasi alam nyo naman, pseudo-democracy. Mm-hmm. So syempre, they want to project that they are the mighty China. Mm-hmm. Ganon. So ang press release ng China, matagumpay daw na napaalis ang Philippine Navy ship. Tapos ang claim naman ng Pilipinas, that's a lie. That's an outright lie. Hindi kami napaalis. Na ipagpatuloy pa rin yung mission, yung pagkakandak ng mga maritime patrol, 'di ba? Sabi nga ganoon eh, paano tayo mapapaalis? Paano tayo re-restrict sa sarili nating teritoryo? So, eto na yung laban ng mga statement. Kasi nga mga kotsero, as usual, ganyan this na lang is, yan. Everything itong mga ganap na to is all about again, the information warfare. Yan yung sinasabi nga natin nung nakaraan. Na isa po sa pamamaraan ng China ay
paghiwalayin o i-divide ang Pilipino sa pananaw nila dito sa West Philippine Sea. Yes. To some extent, they are successful. To some extent. Only to a few people, a few groups of people. But, alam nyo, in general, mga kutsero, ano bang sinabi sa last survey? 70% ng mga Pilipino ay pabor na paalisin na ang mga yung mga Chinese na yan dyan. Di ba? 70% yan. Kaya 70% din daw yung pumayag sa EDCA. Pero biruin mo, no, 70%, dapat nga dyan 100% eh, di ba? Pero siyempre kasi pinopondohan nila mga tol eh. Di ba nga, ang napanood natin ito mga nakaraan na bigyan natin ng reaction video, pinopondohan nila yung disinformation. Meron silang mga vloggers nga eh, meron silang mga media, meron silang mga personalidad dito na mga pro-China na pilit nilang inilalapit yung puso ng Pilipino dito sa mga incheck at pilit nilang ginagalit yung mga taong yun para magalit sila sa Amerika, mga tol. Diba? Lagi naman nating sinasabi, kung hindi kayo pro-America, good, okay lang yun. Pero huwag naman kayo maging pro-China. Dapat pro-Filipino kayo, di ba? Kasi ganun din eh, pinagkaiba nyo eh. Kung hindi kayo magiging pro-US, pro-China naman kayo. Kung hindi kayo magiging pro-China, pro-US naman kayo. Dapat pro-Filipino, di ba? Dapat wala kang bansang pinapanigan sa mga yan. Kasi at the end of the day, mga tol, ang tangi nating pinaglalaban dito, wala namang iba kundi soberanya natin eh, di ba? So ito, nakikita ninyo nga ang pamamaraan ng China, 'di ba? Saiwar nga ang gusto nila, 'di ba? Dine-divide nila yung pagkakaisa ng Pilipino. Biruin mo, no? Sa 100% ng Filipino, 70% ang pabor na paalisin sila dito sa West Philippine Sea. Eh, anong nangyari dun sa 30%, di ba? Mahina yung kung tutuusin, mga tol. Mas maganda kung 100% nagkakaisa ang mga Pilipino. Doon, mas magtatagumpay tayo. Hindi natin kailangan talaga sumabak sa mga kaguluhan o gera. Hindi rin naman nila gagawin yun, mga tol. Kaya ang ginagawa lang talaga nila, doon sila nagdalaan ng pondo nila sa information dun sa disinformation nila. Sinasabi nila dun sa mga taong bayan nila, sa mga mamamayan nila, they are the mighty China nga eh, di ba sabi? Mighty China. Pangit pakinggan, no? Mighty China. Ganon din dito, may mga pro-China dito, mga tol. Yung iba nakaupo pa sa posisyon. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.